ceremonial signing po ang 20 kagawaran ng DepEd at ang DOH para po sa pagsisimula po ng pilot implementation ng face-to-face learning modality for basic education. At ito po ang kanila pong inilatag kanina kung paano po gagawin po ang implementation po nitong pilot face-to-face classes. Ito po, ang objective po nito ay deliver quality basic education in a safe learning environment to learners in low-risk areas. Address the teaching and learning gaps encountered in the distance learning modalities. Tapos, strengthening the school community health and safety support system for all children. Strategy for the implementation, ito po, yung climate implementation. Tapos, expanded phase. Tapos, hanggang sa humantong na po tayo sa new normal. Ito po yung mga sinasabi. Pilot school selection process for public schools. Ayan o, meron po silang mga dadaanin pong stages bago po sila bibigyan po ng go signal po ng DepEd at ng DOH. Ayan o, dami o. Safety assessment of schools, validation of SDOs. Ito po yung mga superintendent district office, mga regional offices. Tapos magsasubmit po sila ng mga validated list of schools. Meron rin pong risk classification validation hanggang sa humantong po sila sa shortlisting of schools for pilot dahil sila po yung mabibigyan na ng safety seal. Also, sa private school, ganun rin po. Marami po rin silang pagdadaanan pong pa-sistema or procedure o processes. Hanggang sa ito po ang nakala po ng DepEd. Naku, ang dami pala ho na ganun, no? Ang mga para lang po nga na-nominate for a possible pilot phase po ng face-to-face. Ito po, ang pinakamarami ho dito, yung mga naka-50. Ito po yung Regions 1, Region 2, Region 3, ang Region 4B, ang Region 5, ang Region 7, ang Region 9, ang Region 10, ang Region 13, ang Region ng CAR, ang Cordillera, at ang total po niyan, 638 po ang nominated para ho sa possible face-to-face pilot. Pero, ang pipiliin lamang po dyan ay 100 sa public schools at ang the rest ay mga private schools sa po yan. Ha? So, 120 po ang mapapigbibigyan po ng ating pong pamalaan, ng ating pong kagawaran. Okay, sa puntong ito ay nasa linya po. Hingi tayo ng update po mula sa chapter president po ng Nationwide Parent Teachers Association ng Region 7. Walang iba kundi si Ginoong Renato Campoamor. Sir Renato, good afternoon sir. Maayong hapon sir, si Alex Santos ni. Sir, magandang hapon din at sa lahat ng mga tagapakinig, tagapanood ng programa mo ngayon sir, Alex Santos. Magandang hapon sir. Opo, ano ho bang ang inyo pong posisyon dito sa planong gawin pong limited face-to-face sa classes po? Ano ho bang punto de vista ho ng inyo pong chapter sir? In behalf of the parents po dito sa Region 7, composed of seven regions, lugar ng Cebu, Bohol, Negros, Siquijor, sa lahat ng mga buo-buo within the DepEd officials, sinisiguro ng kagawaran ng DepEd po, sir. Sa amin naman po, oy, nawala. Sir Renato? Sir, sangayon po kami kasi lahat ng mga paghahanda ginagawa naman ng mga schools, even sa mga LGUs, at lahat ng mga schools na they are allowed to have the pilot area, pinupuntahan po ng mga LGU, health officials natin, of course, sa mga DepEd officials natin from the region, from the division office, to the down to the district level, at saka particularly, yung parents mismo, sir. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Pero gusto lang namin tanungin sa inyo po, Sir Renato, di ba meron ho kayong statement noon na kapag hindi po bakunado ang mga kabataan, eh talagang no school, no face-to-face. Ganun po inyong, inyo pong dati hong statement. Pero ngayon, pumapayag na ho kayo, sir, kahit na walang bakuna ho ating mga kabataan? Yes, sir. Kasi majority naman po, sir, ang sitwasyon kasi natin ngayon, ang mga bata kasi ngayon, mayroon ng mga problema doon sa kanilang sarili. At even mismo yung kaming parents, sir. Mm-hmm. Yes, sir. Anong ibig sabihin po nun? So, kayo po ay pumapayag na kahit na hindi bakunado mga bata. Okay lang po sa inyo mag face-to-face.
Nawawala sa ID? Si Renato? Sa ngayon, sir, nakikita natin yung trail. Oho. Go ahead, Sir Renato. Kailangan, sir. Kailangan na mayroon silang social interaction. Mm-hmm. At saka mismo, nakikita natin yung iba yung learning process. Mm-hmm. Yes, sir. Opo. Yes, sir. Hindi. Linawin ko lang ho. Okay na ho sa inyo. Payagan na ho ninyo ang inyong mga anak na mag face to face kahit wala hong bakuna. Okay ba? Yes, sir. Kasi in a way, on the process naman yung vaccination ng mga bata ngayon sa lahat ng mga learners. But kailangan pa rin natin, sir, na ma-implement pa rin natin yung tamang pamaraan, matutunan mm-hmm. ng mga bata, kaysa yung mga bata na sa bahay lang nalilisin yung learning ano nila. Mm-hmm. Pero ang isa kasi ho sa konsiderasyon para mapayagan pong isa pong paaralan at isa pong estudyante na makadalo sa face-to-face, kailangan mo may tugot po ang mga magulang. Ang mga magulang po ba, pagbibigyan po ba ito? Sa mga DepEd officials natin, sinisiguro nila na safety yung mga bata natin kahit walang bakuna po. Ayun, oh, sige po. Okay, with that, Sir Renato, maraming salamat po sa inyong pong panahon dito po sa Radyo Pilipinas. Thank you, sir. Maraming pong salamat, sir. At sa lahat po, ingat po tayong lahat. God bless po sa Pilipinas. Thank you po. Si Renato Campoamor po, chapter president po ng Parent Teachers Association Nationwide, dyan po sa kanya pong rayon sa 7. Okay, kuha muna tayo siguro ng report no ng ating po mga kasamahan po sa probinsya. Siguro isa lang siguro. Simulan natin. Ito, hindi lang pala sa probinsya, sa lungsod ng tungkol po to sa formally investigation na ginagawa pa rin mo.